yung saya na naramdaman nila, and then yung makikita mo yung impact na kahit konting tulong na maibigay mo sa mga tao ay it's very rewarding. These are inspiring stories na nakapagbibigay ng lakas sa isang government worker. You were once powerless and voiceless members of our society, but through our role as government workers, we were able to empower the powerless and give voice to the voiceless. Ako po si Alan S. Preno, Supervising Administrative Officer ng Local Government Unit of Tacoronc City in Region 12, and this is my HAP story. Opo, si Alan S. Preno. I am currently holding the position of Supervising Administrative Officer under the Office of the City Mayor of the Local Government Unit of Tacoronc City. It's in the province of Sultan Kudarat, and we are situated within Region 12 or Subsurgeon Region. As an information officer, I primarily take charge of the information advocacy activities of the city government, and we are utilizing various communication platforms aming information drive. On the other hand, I was also designated in 2008 as in charge of the Public Employment Service Office. We basically do referral and placement activities. We refer job seekers to the employers, and we also do career coaching in schools, and we also do employment counseling, and may iba pa po mga activities na ginagawa kami sa PERSO. We also facilitate the implementation of livelihood programs and emergency employment programs of the Department of Labor and Employment. We partnered with the Department of Education under the City Schools Division of Tacoronc Alternative Learning System, or ALS. And actually, even before the mainstreaming of radio-based instruction, yung naging uso ngayon because of the pandemic, we have radio-based instruction. As early as 2016, actually, may modules ko kami na in-adapt galing din ng Department of Education, and we utilized the radio program of the city government by airing various episodes of the modules under us. Ay nahikayat po natin yung mga estudyante na kahit nasa bahay lang sila sa kanila mga barangay ay makikinig lamang sila sa radio, and after completing the various episodes ng bawat module ay binibigyan sila ng instruction ng kanilang ALS coordinator na mag-gather sa isang venue for the quizzes or the exams. Masaya naman po kami dahil natapos ng mga learners ang kanilang mga modules at makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. So napakalaking tulong po yung radio-based instruction na in-implement po namin. Sa trabaho ko naman po sa PESO, we refer job seekers to employers by conducting job fairs and other employment facilitation activities. We also provide temporary employment para sa mga estudyante, and then sa mga fresh graduates, we also provide internship programs para magkaroon sila ng work experience working in a government office. May isa ho kaming beneficiary na ang pangalan niya ho ay si Julius Sardoma. May condition ho kasi siya, he's a personally disability or PWD, may dwarfism condition. So maliit na tao, almost 4 feet tall, subject palagi siya ng bullying sa kanilang barangay, sa kanilang paaralan noong nasa high school pa siya. Inilapit siya ng kanyang auntie sa PESO kung paano siya matutulungan. I facilitated the employment of Sir Julius Sardoma to the Summer Employment Program of the City Government. After completing the program, na ipasok natin siya sa scholarship program din ng City Government, and then later on, na ipasok siya as the job order employee in charge of the sound system. So ngayon po,
Si Mr. Julio Serdoma ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng ating lokal na pamahalaan. May isang example pa po kami sa isa sa mga natulungan din ho natin, itong si Gerald Militar, isang partially blind person, ay inilapit po ng City Social Welfare and Development Office sa atin kung paano natin siya matutulungan. So we connected him with the scholarship program of the city government na ako yung nag-handle din dati. After nakapag-graduate siya sa kanyang kurso, ay nailapit din natin sa ating mayor kung pwede siya mabigyan ng trabaho. So as of now, Gerald, although he is handicapped, he is an important part of the City Social Welfare and Development Office of the City Government, and he is actually now teaching Braille sa mga blind learners sa mga barangay ng lungsod ng Tacoronte. Isa pa hong example na pwede ko maibigay, yung nagawa ho natin para sa ating mga informal sector. Ang grupo ho ng mga terminal vendors sa lungsod ng Tacoronte, na pinulungan ho natin sila na makapag-organize as an association, ay made a proposal to the city mayor kung pwedeng mabigyan ng group project ang Terminal Vendors Association. So sa konting pondo na 200,000 pesos, ay nakapagpundar sila ng maliit na grocery store sa labas ng public terminal. So within one year of operation nitong grocery store ng 36 na members ng Terminal Vendors Association, nakapagtala sila ng gross sales within 2 months of operation, na-hit nila yung 1 million pesos na gross sales. And within a year of operation, 2018 yata kung hindi ako nagkakamali, na nagsimula sila magpundar na kanilang negosyo, ay na-hit nila yung 8 million pesos na annual gross sales. And on the second year, na-hit nila yung 10 million pesos sa gross sales. So ngayon po, isa ho sa mga success stories sa livelihood program, ang Terminal Vendors Association. Naging regional winner ho sila sa outstanding livelihood project na assisted ng city government at ng Department of Labor and Employment. And later on, nakapag-expand sila into a water refilling business project sa tulong na rin ng Department of Labor and Employment. So sa ngayon, sila na ho mismo, yung organ, ang yung association nila, diyan na ho na nanggagaling yung pambayad sa SSS premium ng bawat member. And then at the end of every year, nagkakaroon sila ng dividends. Meron na rin silang retirement fund na galing sa kanilang income from the association. The success of the Terminal Vendors Association in our city has inspired many other informal sector groups to organize as an association. Right now, we are keeping our eyes on the rehab drug users in our city. Sa kasagsagan ng campaign against illegal drugs, libo-libo hong mga drug users ang sumuko and consider themselves as drug surrenderers. So isa ho sa mga ginawa ho natin sa lungsod ng Tacoronte, meron ho kasing isang group of drug surrenderers na nagkaroon ho ng skills training na ginawa ng City Social Welfare and Development Office sa paggawa po ng slippers or chinelas. Yung mga tipong islander yung gawa. Just last year, sa gitna po ng pandemya, na i-connect po natin itong grupo ng mga rehab drug users from Barangay Rahamuda, isang barangay ho sa lungsod ng Tacoronte, sa emergency employment ng Department of Labor and Employment. So nagkaroon sila ng 14 days na trabaho, and in exchange of that temporary employment or emergency employment under Dole Tupad, ay tumanggap po sila ng 5,000 pesos na sahod bawat isa. There were more than 10 rehab drug users. Yung ginawa ho nila, from the 5,000 pesos, yung 2,000 pesos lang po yung kinuha nila. And then, yung ginawa nila sa 3,000 pesos, inipon ho nila yung pera para makapag-lipo sila ng mga gamit para sa paggawa ng chinelas. After a few weeks, ay nagsimula na ho silang gumawa ng chinelas. In a day, although manual na yung paggawa nila, in a day, nakakagawa sila ng mga 60 to 80 pairs of slippers na they are selling it for 120 pesos and then 80 pesos yung mga kids sizes. On our part naman sa peso, I asked the mayor kung pwede siyang maglabas kahit na verbal instruction lang sa lahat ng mga kawani ng aming city government, kasi during the time, bonus time
sa mga employees to spare a certain amount from their bonus para ibili ng products ng ating mga rehab drug users. So yun yung simula, and then we help them market their product by posting it sa ating social media platforms, sa ating radio programs. Nakuha din ng yung Philippine Daily Inquirer yung article about that, yung mga radio stations ay ginawa nilang istorya. So eventually, nakilala ko yung produkto ng chinelas nila. Ang dami na akong mga bumibili. And as of now, we are helping them organize into an association para ma-registro ho natin sila as an organized group. We will help them in drafting a proposal para makahingi sila ng ano ng additional funds para makapagbili sila ng mas malaking mga makinarya para sa mass production of chinelas. Hopefully, we dream na magiging isang malaking group sila ng mga negosyante na gumagawa ng chinelas. Good things will really come to those who wait. I never expected na mapasok ko kami sa semi-finalist. I was fortunate to be nominated and declared as one of the awardees under the Dangalang Bayan Award. On my part, kung ano yung mga nasimulan ko, I have to sustain it and I really have to improve. Para ko sa aking mga kapwa kawani, kung meron ho kayong mga kilalang kawani ng gobyerno na nagtataglay ng galing at kontribusyon sa kanilang trabaho, ay maaari nyo ho silang manominate sa Honor Awards Program ng ating gobyerno. Meron na tayong Lingkod Bayan Award, Dangal ng Bayan Award, at ang Pag-asa Award para makilala din ho ang kanilang angking field of public service. Para ho sa karagdagang impormasyon, pwede nyo hong bisitahin ang www.csd.gov@ph para sa mga karagdagang impormasyon. Maraming salamat po.